So, what's up mga dudes? Ayun, i-continue natin yung na-udlot nating tutorial ng nakaraan. So, ngayon, duduktungan ulit natin yung ating na-udlot. So, run lang natin yung system. So, huwag nyo nang pansinin kung bakit sample management yung tinitle natin sa system. Kasi, sample lang naman talaga yung ginagawa natin. So, pwede itong i-apply sa gagawin ninyo. Nasa sa inyo kung anong ipangalan nyo sa system. So, yun lang. Ito yung system na to is tinapos natin sa validation. So ayan, so right click natin, validation na yung huling nagawa natin dito, yung JavaScript. So ayan, tsaka jQuery. Ngayon, ang inimix natin naman dito is lalagyan naman natin, so ibabato natin yung mga data na nakuha ni JavaScript. Ibabato natin kay Ajax. So ngayon, si Ajax is ibabato niya ngayon kay PHP yung mga data na nakuha niya. So tara, simulan natin. Ito yung ating ginawa yung nakaraan. So mayroon ng validation sa form. So ngayon is nagawa tayo na Ajax. Para Ajax naman yung ano natin. So lagyan na natin ng dollar sign tapos Ajax. So pag gumawa kayo ng ganito or nag-aral kayo ng JavaScript, aralin nyo na rin yung Ajax para so ito yung Ajax yung sasalo ng mga data ni JavaScript. So lagyan natin URL. First is URL. Next is lalagyan natin dito yung so mag-create tayo dito ng config. Create tayo ng folder na config na lang. Lagyan natin. Config. Ay, sorry. Hindi na. So, pangalan natin config. Tapos, dito natin nilagay yung ating mag-add tayo ng file. So, ilagay natin dito. Registration na lang. Registration. .page. Yan. So, lagyan na natin yung ating URL config. Config, ito yung folder na ginawa natin. So ayan, sa config mayroong file na registration. Registration. .php. So ayan. Next naman natin ay ganyan lang, single na lang. Next naman natin is anong type siya? Type nito is post. Kasi insert nga natin data, tapos yung data, higyan lang natin na data. Papakita ko sa inyo anong data yan. Tapos yung process. Process data is false lang natin. Tapos, content type. Ang content type niya is false lang. Tapos yung kanyang async. Kanyang async is false. Tapos yung ito, key is false lang din. Tapos yung success lang natin. Pag okay na, so okay na dito lahat at naisubmit naman natin ng tama. So dito nga lalabas o ini-message yung in-input natin na data na walang error. So else na lang natin. Ay, huwag natin else. Tapos sa success na to, as maglalagay tayo ng dollar sign, tapos yan lang natin dito ng message. Tapos .html. So dito niya ibabato yung so lagyan na natin dito ng response or rest na lang. So mag-create tayo ng gawin natin itong ID message dito sa taas. Saan na yun? So lagyan na natin ng method post. Tapos dito sa baba mag-create lang tayo ng dev ID. Tapos lagyan natin yung
So itong ID na yan, ito yung galing sa success natin. So lalabas doon yung message sa taas kapag success yung ating insert. So lagyan naman natin dito yung error, syempre. Error kapag hindi ano, magsasabi to kung error yung ating insert. So ano lang natin, console dot log dot field, sabi na lang niya na field yung ating insert. Yan, mayroon na tayo. So next natin is maglalagay tayo dito ng condition para dito sa ating form validation. So dito kapag ganito pa, so kapag ganito pa, false pa yan. False pa yung, dahil wala tayong insert na mga data. So magpo-false, ang false niya is dito. Ito yung false niya. Ito yung mga tuples. So kapag ano na siya, pag true na, dito natin papasok. So kapag okay na, nilagyan niya na lahat ng field na requirements ni form. Puro green na yun, dahil yun naka-red nga. So dito niya papasok niya na sa Ajax yung data. So lagyan na lang natin natin ang true. Tapos lagyan na lang natin solve. Either pwede naman siyang ganito, kasi i-boolean na lang natin para sa mga beginner. Pwede ganyan or pwede ganyan. So igaganito na lang natin para malaman ng ibang beginner na itong part na to is true. Lagyan na natin ng date. Masyadong ano, tatlo lang, tatlo. Ayan. Next is email natin. Copy lang natin. So, paste lang natin dito. Tapos, lagyan natin ng true. So, ang last niya is yung password. Natin ng ganyan, tapos true lang natin, boolean. So tingnan natin yung panapos nyan is dito. Ang panapos nyan is dito, banda. Lagyan natin ng ganyan. So yan, meron na tayong Ajax. Na tayong Ajax. So kapag false, dito pa. Dito pa yung kanya ano. Magre-return pa lang dito yan. So dito pa lang yung iikot-ikot. Once na true na or nalagyan niya lahat nung magiging green na to or basta nalagyan na yung mga field na to ng data. So magtutrue yan, dito na siya papasok. Babato niya na. Pasok niya o insert niya na kay Ajax. Then ito sa Ajax, is ibabato niya yung data na nakuha niya dito. So may kulang pa tayo dyan. So ang lalagay natin dito is yung ano naman. So maglalagay tayo ng hindi natin ilalagay dito. Hindi natin siya ilalagay. So mag-ano lang tayo ng bar data. Bar data equals to new form. Form data. So mahalaga tong part na to kasi ginagamit ko to sa pag-insert ng image. So kaya ako gumagamit ng mga ganito. Tapos i-ano na lang natin yung data na to, copy natin. Lagyan natin ng ganyan. Yung data na to is i-ano na natin, gamitin natin. Data, tapos append lang natin. Tapos ilagay natin dito yung full name. I call me. Tapos
gusto natin lagay yung. So, pwede rin naman na ganyan yung gawin natin. Para same sila, full name. Same lang natin sila ng spelling. So, apat to. Copy na lang natin. Na. Copy tayong tatlo. Tapos, address. Tapos, email. Tapos, password. Password. So, itong part na to is, itong data na to, ito na yung ibabato natin dito sa Ajax. Ito na yan, ito. Ito. So, kung ginawa mo yan ng 1, so, data 1, dapat ito lahat is a data 1. Pati yung dineclare natin na variable dito. Data 1. So, yan, binato natin dito. So, parang hindi kayo malito. Bakit? Pare silang data. So, galing yan dito sa append. Form data. This form. So, yan. So, wala pang function nung yung ating registration. So, next natin yan is lagyan na natin yung ating registration. Meron tayong post, meron tayong data, data 1, process data, pulse, async, yan. Chinek lang natin. So, pero magkakaroon muna tayo ng connection. I-create tayo ng connection. .php. So, dito sa connection na to, is maglalagay lang tayo ng i-define lang natin. I-create tayo ng define. Define. Tapos, ilalagay lang natin yung dbhost. Sa dbhost na to, is localhost. So, kapag naka-live, dito nyo lang babawin yung connection. Copy na lang natin. Mabilis. Copy natin. Paste natin ng tatlo. So, kasi tatlo lang naman ang ating dadagdag. So, i-call natin yung define na yan. I-clear natin dyan sa define. So, dito sa pangalawa is yung user. Ilalagay natin dito is yung root. So, next is yung digpass. Ilalagay natin is wala naman tayong password na ano sa PHP My Admin. So, empty lang natin. Blank lang natin. Tapos, dito naman is yung DB name. Ang DB name natin is dahil nakagawa na tayo ng database, ang DB natin, DB name natin, sample management. Ito yung ating pangalan ng DB name. Copy lang natin. Paste lang natin dito sa ating localhost. So, mayroon na tayong connection. Ngayon, sa registration naman, gagawa tayo ng ano muna, class. Gawa muna ako ng class. So, save lang natin sample. Okay na natin. Sample class.php. So, wag nyo na bakit wala naman system na sample management. So, ito kasi ginawa natin is sample lang talaga or demo. Kaya lang nilagay lang natin is sample management para lang din maano na iban, bakit sample management. So, demo-demo lang to o gawa-gawa lang natin tong ano na to, part na to. So, pwede nyo siyang i-apply sa mga system nyo na gagawin kung ano pa man yung title nyan. At least ito, ang mahalaga ka sa part na to is yung data na gumagana. Gumagana yung data na ginagawa natin or nagpa-function ng tama. So, i-ano natin dito is gagawa na tayo ng dahil mahaba yung connection nito is i-ano ko na lang. I-copy ko na lang yung connection. Ay, ano dito? Yung ating i-copy ko na lang to. So, papaliwanag ko na lang sa inyo. Itong part na to. So,
Ang itong class natin is gawa-gawa lang naman natin itong class na to. Pangalanan natin ng sample class. Sample class. Huwag kayo mag-alala, ilalagay ko naman ito o ipopost ko naman itong part na to sa aking GitHub para ma-download nyo. So, itong ating private server na to, itong DB host na to, dito galing yan sa DeFi. Kung ginanyan mo, DB host 1, so dito sa DeFi, pwede siya i-call dito na DB host 1. So, kunwari, nilagyan natin na 1, itong DB user 1. So, kunin natin yan. So, parang variable to yung define. So, parang kang nag-create lang ganito eh. So, ganyan. So, parang part lang yun ng ganyan. DB user. DB user. So, parang equivalent yan ganyan. Yung define. So, ganyan. So, copy natin yan. Nilagyan lang natin na 1 para alam nyo kung ano gamit yung nasa loob ng define na yan. Tapos, paste natin dito. Yan, para alam nyo. So, di ko pass. Copy lang natin. Para alam nyo. Tapos, lagyan natin ng 1. DB name, 1. Okay. Yan, doon galing yan sa define. Then, ito kasi, huwag na natin i-type. So, ano nyo na lang, arayin nyo na lang. Tapos, itong DB connect is ginawa natin diyan dito, DB connect. Pwede mo, kunwari, DB connect 1. So, pwede mo DB connect 1. Yan, underscore 1. Yan. Tapos, so, huwag na natin lagyan ng 1. So, need mo siyang ilagay na mag-create kayo na function na construct dito. Tapos, ito is gawan mo siya ng function dito sa baba. Public function. Tapos, itong server na to, this server is galing yan dito sa private. Tapos, yung user, ito. So, binato niya dito pababa. Tapos, yung pass. Yan, password. Tapos, set attribute PDO yan. Server, MySQL. Yan. So, PDO yung gamit natin. Pero, naka-OOP tayo. So, ito yung connection natin. Then, ito require connection kasi, in-include natin dito yung connection na to. So, ayan. Dito, tinawag natin yung connection dito sa taas. So, mayroon na tayong class. Ang pangalan ng class natin is sample class. Yung natin, wala ata itong panapos. Lagyan natin ng panapos kasi mahalaga to. So, mayroon na ang panapos yung ating class. Ayan. Mayroon siyang panapos. Next natin is siyempre, mag-create na tayo ng data para dyan. Ito is, ngayon ang gagawa na tayo ng dito sa part na to. So, gagawa na tayo ng PHP. Para dito natin, ibaba to yung mga nakuha ni Ajax kay JavaScript. Ito. Yung apat na to. Apat na data na nakuha niya o na-collect niya sa JavaScript. So, kukunin ni Ajax yan. Dito niya ibaba to. Create na tayo. Ang gagawin pa lang natin is mag-insert pa lang tayo ng data sa insert pa lang natin yung data galing sa registration form. Tapos ano tayo? Gagawa tayo ng condition. If I set and if I set equals to oops. Empty ko lang. Tapos galing ganyan. Or kahit tanggalin ko na tong array na to. Kapag naano nyo na paano ito lahat, so matututo kayo na OOP sa PDO. So, kakikreate lang ako ng variable con tapos mag new, tatawagin natin kasi yung class. So, ano yung inyo natin, tatawagin natin itong class na to, yung sample class. Copy natin yan, ilalagay natin dito, yun yung ilalagay natin dito. Tapos, paano natin matatawag yung sample class? Dito sa sample. So, i-include kasi natin yung sample class dito sa taas niya. So, required ones. So, ngayon, required ones, tawagin natin yung sample class.
ang laking spell yun, .php. So para lang, kasi need natin itong tawagin para makuha natin yung class na nasa kanya. Need natin i-include itong sample class para makatawag natin itong class na to. Nagigets ba? So ayan. Dahil natawag na natin, is pwede tayong, pwede natin gamitin yung kunayin mamaya. So, una natin is, yan na natin yung ating data, yung apat na data. Call name equals to post, post tayo. Post na natin ito, ibabato na natin yung ating data. So, copy lang natin ito. Copy natin yan, paste natin ang tatlo. Para doon sa tatlo. So, pwede nyo dagdagan. So, inano ko lang kasi is apat na data lang para mabilis natin matapos. Sana yung index. Next natin yung address. So, dito galing yun. Tapos, ibabato natin dito sa post. Address. Yung email niya. Yan, tapos, password. Yan, meron na tayo. Ngayon, dahil nakuha na natin to galing dito sa append, ito kasi data na, itong mga append na to, is yung data 1 na to, is ibabato niya dito. Dito sa data na to, yan, yan, data na yan. Tapos, dahil nakuha niya na yun, ibabato namin niya dito kayo, registration. Tapos, so gagamitin na natin tong con, na ginawa natin, con na variable na to. Dito natin, click lang ako ng variable din na bago. At kasi magko-condition tayo. Yan, con, tapos yan lang natin, object. Yan. Con, tapos, pwede tayo maggawa dito ng sarili natin function or method. Add user na lang. Add user, tapos ano na. Tapos, ang nilalagay natin dito, nilalagay natin dito yung mga variable na to. Call name, address, dito natin papasok. Oops. Address na lang. Type lang natin. Address. Email. Tapos, yung pang-apat is password. Password. So, yan. Gagamitin na natin itong ginawa nating variable na add. Sabi siya, if equals to true. Kung true to, so, mag-message siya dito o ilalabas niya to, message dito doon sa ating pag true yan, kapag true tong part na to, so dito nga, ilalabas sa ating response na success. Pag false naman, so dito pag false yung ano niya o hindi nag-insert yung data, so dito naman niya ilalabas sa error natin. So, kaya meron doon success tsaka error sa ano. So, dito naman natin lalabas. Ay, yan yung isa. Next natin is punta lang tayo sa ating or itatype na lang natin siguro. Huwag na tayo punta sa bootstrap. Git class. Alagay lang natin alert. Alert, alert. Alert, alert, success. So, alert, alert, success. So, ano ni bootstrap to, ah? Tapos, ano lang natin, ah? Dev, panakos. Tapos, ano natin ang ganyan? So, anong ilalagay natin? So, add. Pero, para sure, yan na natin dito. Gets bootstrap. Kasi, 5.1 gamit natin. May sarili kasi itong style ng alert. Ito yung tinutukoy natin na alert. So, lagyan lang natin ng saan yung success. So, ito. Copy lang ko lang itong part na ito. Sa class, copy ko lang yung class na yan. Para sure na gagana yung class na ito. Sa ating PHP. So, baguhin lang natin. Gagawin lang natin ng single. Yan. Meron na. Tapos, add user o register user.
register user, dito natin register user successfully. Ayan. Ayan. Tapos, anong i-ano natin dito? Create lang tayo ng script. Create lang tayo ng script dyan. Tapos, i-ano lang natin. Yung script na to, lalagyan na natin ng magsiset timeout tayo dito sa ano na to, sa part na to. Para ma-control natin yung bilis ng pag-insert. Kasi, si Ajax kasi pag inano mo is i-insert agad, hindi natin agad makikita yung message. Kunwari, ano, ito itong register user successfully, mabilis mawala. So, kukontrol lang natin siya dito. Tapos, magkaano lang ako dito, i-create ako ng ano. Tapos, i-ano lang natin dito na locate location dot replace. Tapos, dito natin lalagay kung saan siya. Kapag success yung ating in-insert, saan siya babalik? So, ibabalik natin siya dito sa ating may aron kasi dito, ano to, default kasi kaya hindi nakikita. Ibabalik natin siya dito sa ating index. That page, so single lang na ilalagay natin. So, yan, babalik siya dyan. Ngayon, lagyan natin siya ng panapos. Lagyan natin dito yung ating kung ilang segundo. So, lagyan natin 1,000. Pag count yan 2 seconds, ganyan 1 lang natin. So, ayan, babalik siya dito. Pag success, babalik siya dito sa ating index. So, kung gusto mo siyang, kunwari, ayaw mo siya bumalik sa index, gusto ko ipunta kay login na. So, papalitan kung mayroon kang ginawang login doon na form. So, gusto mo ipunta dyan. Gusto mo siya i-direct after na success sa akin is i-default ko siya sa kay index. So, ayun yung ano natin. Tapos, lagyan na natin na ano. So, copy ko lang to, part na to. Paste ko lang dito sa baba. Papalitan ko lang siya ng warning. O papansin niyo dito sa documentation. Ang warning niya is ito. Ayan. Pero gagamitin natin is danger na lang. Pala sorry. O na warning. So, register user field na lang. Gagawin natin ganyan. So, babalik siya ulit sa index syempre. Ayun, meron na tayong ginawa. Meron tayong ginawa sa registration. So, itong registration na to, ito yung, dito, ibaba to yan ni Ajax. Dito, yung mga data na nalikom nga niya, yung JavaScript. So, ibaba to ni Ajax dito, yung mga data. Tapos, ito, itong ginawa natin dito, is copy lang natin itong part na to. Copy lang natin yan. Tapos, i-insert na kasi natin yan dito. Ito na kasi may pag-communicate ng database na may table. So, gano'n na tayo is public function. Paste natin dito yung ating ginawa. Tapos, curly braces. Yan. Dito natin ilalagay ngayon yung ating data. So, mag-create tayo dito ng ating video. So, mag-insert kasi tayo. STMT statement. So, gamitin kasi natin itong connection na to, yung this video na to. Dito. Copy lang natin. Yan. So, ang gagawin natin is prepare. Mag-insert kasi tayong data. Tapos, ano na to? Insert. Insert into. So, saan natin i-insert? Sa table na table user. So, copy lang natin yung kanyang table name. Tapos na, click here. Sorry. So, yan. Copy lang natin yung table underscore users. Nilagay ako ng backticks. Sa baba siya ng escape.
Yan. Table user. Tapos, lagyan lang natin ng ganyan. Tapos, type lang natin muna yung values. Values. Tapos, yan natin ng ganyan. Tapos, copyin na natin kung ilan yung nakalagay, ay kung ilan yung dito mo, kaya full name, address, email, password ko na. Isa-isa natin para copy natin yan. Paste natin yan dito. Lagay ulit ako ng backfix. Copy natin. Address para sure na same yung spelling. Copy natin. Lagay tayo ng backfix. Tapos, address. Next natin is email. Backfix natin mamaya yung binag. Next natin is password. Tama. Password. Yung rule na yan, mamaya ano natin. Yan. Password. Tapos, dahil naka-prepare statement tayo, ang ilalagay natin dito is question mark. Kung ilan yan dito, 1, 2, full name, address, email, password. So, apat yan. Apat na question mark din yung ilalagay mo. So, ganyan. Tapos, copy lang natin tong statement na to. Copy natin yan. Sorry. So, pag ano natin yan dito is, ilagay natin, i-execute na natin yung data. Ngayon, ano yung nilagay natin sa execute? Maglalagay tayo ng empty array. Pero copy natin itong mga variable na orange dito sa taas. Copy natin yan. Paste natin dito sa array. Yan, paste natin. Yan. Ngayon, is magkocondition tayo dito. Maglalagay lang ako ng variable na SQL na lang. So, i-return lang natin. Condition tayo dito equals to true, SQL is equals to true, curly braces. I-return lang niya as a true, you know, return true, i-return niya as a true. Next natin is i-return niya dito sa baba as a false. So, ayun, meron na tayong ginawang insert para ka sa registration. Pero meron pala tayong isa kasi kulang pa tayo. Itong ating rule. So, paano natin yan? Magagawa lang tayo parang static dito. Yan. Rule equals to. So, either i-test muna natin siya kay either user or admin. Either user muna kasi user yung ano natin, default talaga. User, copy lang natin yung variable na to. Paste natin dito. Tapos, dahil dagdag tayo ng isa is, dagdag rin tayo ng isang question mark. Tapos, singit natin yung rule na to. Copy natin yan. Add natin dito. Backfix. Yun, meron natin. Siyempre, itetest natin yan. Itetest na natin. Kung gumagana ba. So, click natin. Wala. Walang data. Pag naglagay tayo, is hindi pa yan. So, dito pa lang siya. Iikot sa part na to. Sa validation. So, once na nag-true yan, o nilagyan niya na lahat yung field ng data. So, dito na ibaba to. So, lagyan natin. Diyan, duo. So, complete address niya is Makati City. As lagyan natin is diyan. Dami lang. Takap ilalagay natin. Diyan. Tapos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Default lang natin yung empty ko lang. I-clear ko lang to sa console. Tapos, tingnan natin kung magsasubmit yung data. Ayun, no, register user successfully. Pansin nyo. Tapos, click natin tong table. Boom! Pumasok, diba? Ayun, no. Jan Duo, Makati. Si Jan Duo, tapos Makati City. Tapos, ayun. Jan
@gmail.com. So, magdadali po ako 5-6. Tapos yung role niya is user, diba? So, yun. Mayroon na tayong ginawang insert para sa registration. So, nag-insert na yung ating registration form. So, next naman natin is yung ating login. So, itakap ko muna yung video. Babalik ako. Maraming salamat sana. Magustuhan nyo itong aking ginawa.